So hello guys, gagawa tayo ng cake for this time ganache siya pero without fondant na cover. Yes, ganache lang ang ating cake at lalagyan na lang natin ng konting design. So meron tayong 4 layers at ayan na yung ganache, ibinubuhos ko na. Medyo nahirapan ako dito kasi very fresh yung ganache natin. Alam nyo naman, hindi siya pa agad-agad nagsiset, lalo kung mainit pa. Pero ang technique dito or ang tips na may bibigay ko sa inyo para hindi kayo mahirapan, pag na-cover na ninyo ng ganyang kanipis, pwede nyo nang ilagay sa freezer for 10 minutes or kaya sa ref mga 20 to 30 minutes para mag-set lang siya kasi nga bagong gawa lang ang ating ganache. Okay, ang ginamit ko dyang ganache is water ganache, which is 6:1 ang kanyang ratio. So ayan, ito na yung pangalawa. Kung nakikita nyo, medyo nag-dry up na yung first layer natin. So naglagay na ako ng second layer, pero yung nasa gitna, yun ang huli-huling mag-dry. Kaya talagang paulit-ulit natin siyang scrape until nga maging ganyan na siya, yung talagang totally set na yung ating ganache cake. So ayan, ginawan ko na lang ng paraan, gumamit ako ng cake comb at para may simple design lang tayo. And then the same, ang ganache pa rin ang ginamit ko for drip. Medyo ininit ko lang ng konti kasi nga nagda-dry up na siya. And then nilinis natin ang table dahil maglalagay tayo ng fondant, ng mga konting details lang sa ating cake. So yan, yellow ang ginamit kong fondant. At yan, magkakat tayo ng mga letters. Sa mga nagtatanong sa inyo, ganito lang naman kasimple mag-cut ng mga letters sa fondant. Ayan, yan ang ating letter cutter na tinatawag. Marami siyang klase na lumalabas. Mas prefer ko ito kasi pupush mo na lang so hindi ka mahihirapan. Unlike sa iba, walang ganon. So ayan na nga ang ating cake for this video. Okay? So very simple pero ayun, ganache at wala siyang fondant. So kung mga ayaw ng fondant, ito ang para sa inyo. Thank you. Bye!